Kumpara sa presyo, noong nakaraang linggo, tumaas ang presyo ng ilang gulay, isda, baka, baboy. Ay hindi, yung baboy steady lang eh. So gulay, isda, baka at manok. Ang pinuntahan naming palengke ay sa May Tandang Sora Market at ilan sa mga gulay nagtaas ng presyo ay yung sibuyas na last week lang ay nasa 60 pesos per kilo pero ngayon 100 piso na. Yung talong dati 30 pesos, ngayon 65. Yung ampalaya dati 30, ngayon 70. Yung native talong dati 50, ngayon 70. Sigarilyas 30 pesos nung nakaraang linggo, ngayon 60 pesos. Yung repolyo, dati 35, ngayon ibinibenta daw nila ng 50 pesos. Tumaas din ng 5 to 10 pesos yung manok. Yung chicken choice cut, last week nasa 150 pesos per kilo sa Tandang Sora Market ito ha. Ngayon ay nasa 160. Yung petcho, 145, dati ngayon ay nasa 150. Yung isda at hipon, talagang medyo mataas yung itinaas. Yung hipon na last week lang nasa 360, ngayon 480 na yung medium size. Yung sapsap, dati 280, ngayon 320. Yung maya-maya, dati 380, ngayon 480. Yung bangus na medium size ay 140, dati ngayon nasa 150. Steady lang yung presyo ng galunggong sa 120. Ang baka, hindi na raw talaga bumababa yung presyo at tumaas pa lalo last week. So yung laman ng baka last week, nasa 280, ngayon nasa 330 pesos sa Tandang Sora Market. Yung ribs, 260, dati ngayon 280. Yung T-bone, 280, ngayon 290. So hindi lang mga mamimili yung umaaray, ano? Pati nga mga tindera. So yung mamimili, pag kinausap mo, sinasabi na lang nila, binabawasan na lang nila yung binibili para magkasya yung budget. Yung mga tindera naman, ang sinasabi, hindi nila masyadong pinapatungan ng mataas kahit na nagmahal yung presyo dahil wala namang bibili. Wala pang sagot ang Department of Agriculture tungkol dun sa presyo ng gulay. Tungkol sa presyo ng baka at ng poultry, no, ng manok, ang paliwanag ni Assistant Director Simeon Amurao ng Bureau of Animal Industry na sa presyo ng manok, posibleng dahil sa demand o maraming namimili dahil nagsimula na raw makatanggap ng bonus yung mga tao, wala naman daw kakulangan sa supply pero hindi sila pwedeng makialam sa presyohan dahil market forces daw ito. Hindi naman daw masyadong magtataas ng presyo yung poultry industry dahil bibili na ng iba yung mamimili tulad ng baboy na hindi naman nagtaas ng presyo. Yung baka naman daw, talaga namang dati pa eh, may kakulangan na talaga tayo sa supply. Kaunti lang kasi yung local production, kaya karamihan inaangkat. So nagkaroon pa ng lalong pagbawas sa supply dahil nag-ban ng pag-angkat ng beef mula sa Brazil. So naapektuhan mga around 20%. Pero hindi naman daw ito magtatagal dahil sa mga susunod na araw, inaprubahan na kasi ng Department of Agriculture yung pag-lift ng ban. So babalik na uli yung pag-angkat. Pero sinasabi kanina ng Bureau of Animal Industry, hindi nila nakikita na bababa yung presyo hanggang matapos yung Christmas season. Nakausap din natin ng BFAR, si Assistant Director Simeon Amurao. Ang sinasabi naman niya dun sa pagtaas ng mga huling dagat na mga ano, isda ay dahil nagkaroon ng pagbabawal ng pangingisda sa May Visayan Sea. Ang tawag nila dyan kasi para daw magkaroon ng pagkakataon na mangitlog yung mga isda. So posibleng apektado rin yung production. Tapos isama mo na, sabi niya, yung dahilan na posible na dahil sa hanging anihan, hindi masyadong makapamalaot yung mga mangingisda. Kaya talagang bababa yung production. Nagkakaroon tuloy ng pagtaas ng presyo kahit na sa mga cultured katulad ng bangus. Maraming salamat, Maki Pulido.